Hello guys, unahin na muna natin tanggalin ito. Ito, apat na tunnel din sa baba para mahugot natin ito. Bago ibabagay po natin ang kanyang stock. Ito, at ito guys, itong apat na tunnel nyo. At itong clip niya sa side. Yan sa pinakabandang taas. So, umpisahan natin. Guys. So guys, pag natanggal na natin yung apat na tunnel sa baba, ito na ang pasusunod natin para mahugot na natin siya. So guys, nahugot na ko natin. Ito na ang susunod natin. Ito. Para mahugot yung bambilya at may lulusot natin ito. Matatanggal po natin itong wala ito at idadaan uli natin, ibabalik natin sa ilalim. Kung saan dito po dadaan yung wire, papasok dito. So, tatanggalin ko lang guys. So guys, ayun na po. Nahubot ko na siya. So, babalik ko na po ang ano niya, yung stock fender na ito po. Ito po kasi, nung nag-short fender ako, pinutol ko po dito, ito. So, ang ginawa ko po, ginawa ko na lang siya ng paraan para may kabit ko po siya uli. Lalagyan ko lang po siya ng tie wrap. So, gagawin na po natin, guys. Ito guys, ginawa ko lang po siya ng paraan. Ginawa na po siya ng tie wrap para mabuo siya ulit kasi cover to ron sa pinakailalim ito para dito sa butas dito pa para hindi tatago sa tubig magkadamada tayo sa putik o kaya sa pagkaumulan. So kapabit ko na ulit guys. Okay, so guys, ito ibabalik po natin itong apat na ito. So, hihigpitan ko lang po siya para pwede natin ilusot yung wire na yon ng ilaw niya sa plaka papunta po rito. Dito po dadaan ng wire. Dito. Papasok po dito sa butas na ito. Yung pinaka-ilaw. So, hihigpitan ko lang po siya, guys. Yan yan, mahigpit lang po siya. So, ilalagay naman natin itong dalawang ito. Ito po. Yung pin lock na ito dito sa dito. Magkabila po yan. Para lumapat po itong cover natin ito. Itong maluwag na ito. Pero ikakabit ko po muna uli ang papadaanin ko po muna ang ilaw dito yung wire. Papasok doon sa butas na yun. So, kung lang guys.
lang guys, makikita nyo nakalusot na siya ilaw. So, padaanin po natin yung welding sa ilalim para safety siya. So, nasa ilalim na po siya. Then, lalagyan natin yung clip. Etong clip na ito. Ito, nakakabit ang clip. Ito po siya. Then, tutulak lang po natin yung ibabaw para mag-lock siya. Yun. Kaya po, nakalock na siya. Yun po guys. Siya. Okay na po siya guys. Nakapit na po. Okay na siya. So, ikakapit na po natin doon sa ilalim. Babalik na po natin ang dalawang tunilyo at yung dalawang nut. Doon po, dito po sa ilalim. Kakabit ko na po. Ayan guys, nakakabit na po siya ulit. Okay na po. At ilalagay ko na lang po itong cover ng ilaw niya. Guys, yeah, okay na guys, ay balik ko na po. Oh, stop window niya. Alam niyo po guys, kaya ako ibinalik ko kasi dumating na po ang plaka niya. Eh pagka yung sharp fender, madedeform po kasi ang plaka. Hindi siya panday. So papangit po plaka natin. Kaya nag-decide po ako na ibalik ko uli yung stock. Kakabit ko lang ang plaka niya guys. Guys, yan, okay na po. Ikawit na siya. Ayan po, dumating ang aking plaka. So, kaya binalik ko po ang original fender para maganda tingnan. So guys, I hope you like my video. So don't forget to like, share, and subscribe po. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, paki-follow na lang po ang aking Eskis Vlog. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli po. So ulitin.